kahit mga kabulakbol, kung na-experience nyo ng ganito, yung naging ganito yung bike nyo, gagawin natin ngayon itong vlog na to. Papakita ko sa inyo kung paano ayusin yung prehab niya na nagre-release na. Ayan mga kablakbol, kung nakikita nyo, yung spring yan sira na. So papakita ko sa inyo kung paano siya ayusin mga kablakbol. So ayun, no, step by step kong paliwanag sa inyo kung paano siya gawin at paano siya gawa ng paraan, paano siya mag-replace ng spring mga kablakbol. So ayun, let's go. Ay, paklasin na natin. Kabulakbol, kailangan natin ng krudo, ha. Huwag kayong magpakawala ng krudo para panlinis. Ito yung sira mga kabulakbol. Ito yung ano niya, Shimano Centerlock. At ingatan tong hindi malangisan mga kabulakbol. Kasi pag ito na lang isan, malamang yung preno nyo, dudulas na lang yan. Kaya itabi nyo yun. Ito yung tools niyan mga kablakbol. Homemade tools lang to, ha. Iwan ko lang kung may nabibili ng ganyan. Ito mga kablakbol, itong ano, expander bolt. Maaari din to maging tools. Yan lang yan mga kablakbol, gawin nyo lang pang padlock yan siya. Iipon ng pambili. Shoutout ah. Oh, shoutout! Shoutout! Ng mga dapat na tools para makabukas. Pero yung iba nito, pinupukpok nila mga kablakbol. Kaso lang, may posibilidad yun na basag. Kaya hanggang maaari hindi. Yan. So, itong paggawa ko nito mga kabulakbol, bottom bracket to ng Shimano na bottom bracket. Tapos inano ko lang, grinder ko lang, tapos pauslian, kabilaan, yan. Tools na yan para pang backlash dito.
Kaya kung sino yung may mga matalas yung pag-iisip, pwede nyo nang gayahin. Ayan yan, oh. Yan. Lahat ng sikreto dito ngayon, papa isi-share ko na sa inyo. Kaya patuloy lang kayong mag-subscribe sa aking channel. Ikaw bago pa lang sa channel ko, subscribe muna Kabulakbol. At i-hit mo na yung notification bell para sa ganun updated ka sa aking mga bagong upload na video. Tulad dito ngayon. Ito malaking ano to, lalo na sa mga gustong magano maging mekaniko diyan. Ah, grabe talaga kakalawang. Dumper! Okay, magdata na yung nakamit yung sige! Salamat! Super-duper mga kabulakol. Yan o, puro kalawang. Parang 10 taon to hindi nabuksan na. Yan mga kabulakol o. Ano, so kaya nangyayaring ganun mga kabulakbol, nagpi-pre-wheel na lang siya gawa nung hindi na naglalaro yung kanyang fouls. Yung fouls niya pinigilan ng mga ano sa kalawang, yung nag-i-stack up. Kaya kailangan linisin natin to. Kailangan na natin dito ng ano, krudo mga kabulakbol, para panglinis. Ayun mga kabulakbol oh, yung mga hilo na nag-i-stack dito. Isa yan sa dahilan mga kabulakbol na iipit dyan sa mga bulitas dyan at magandurog-durog yung mga bulitas nyo. Kaya kailangan talaga mabuksan yan siya sa loob ng isang buwan or magtitipid kayo mga 2 buwan. Yan. Yan. Yung mga ano na yan, mga tawag ito, mga buhok. Eh, hindi nyo mamalaya na kumakain na ng buhok yung hub, sa kakaikot ng hub yan. Mga basok talaga yan, mga hilo, mga sinulid, mga ganun. Yan yun. So, kailangan talaga siya mabuksan para manatiling kondisyon ng inyong pre-hub. So, ayun mga kulakul, medyo naliwanaga na siya. Nakaligo na ng ilang taon. Nag-aliwalas na yung kanyang pamumukha mga kabulakbol. Ayan na mga kabulakbol, medyo lumiwanag na. Okay. Tapos ito mga kabulakbol, itong kanyang spring, papalitan na natin to mga kabulakbol. Kasi may tendency ito kasi kinalawang na. Ano na to, mababali na to mga kabulakbol. Ito, gagawa tayo ng replacement niya mga kabulakbol. So,
gagamit ako ng spring ng payong yun, mga kabulakbol. Yung nasa loob ng automatic na payong, yun ang gagamitin ko para makagawa ng ganito. Okay. So, ayun mga kabulakbol, ito, spring to mga kabulakbol sa loob ng payong. So, ito yung gagamitin ko. Medyo may kahahabaan yung panahon nito pag ano mga kablakbol, paggawa. Mga kablakbol, ito yung kanyang spring. Ngayon ito yung gawa natin, so alas pareha na siya. Okay. Ngayon ipa-flat pa natin ng maayos to. Gagamitan natin ng maliit na martilyo. Ayan mga kablakbol, so ito matibay-tibay ito. Marami na akong ginawa nito mga kablakbol, pero wala pa akong, hanggang ngayon wala pang bumalik sa akin na may nag-claim na ano, na putol siya. Kuhanan lang natin ng tingnan nyo na lang naman kung gaano siya kaliit. Ngayon, pagka hindi nyo maalagaan, hindi na siya magpapangsyon. O diba? Mahina na yung tulak. Kaya pinalitan ko ng malaki-laki. Ang importante lang yan, papasok yung pulse.
at kailangan natin ng kikil, mga kulakol. Kikilin natin to kay gawa ng marami ng kalawang. Dahil sa matagal na stock, nagkakalawang. Ayun mga kabulakol, na-shoot na siya. So sama, ayan. Yan lang kailangan mga kabulakol na ano, na ipapasok siya. So hindi mo ganong masyadong ano yun, pitpitin. Ayan. So ibalik na natin dito mga kabulakbol. Lalagyan natin ng grasa para pampadulas. Okay. So, ipasok na natin. Alright. Okay. Yan. Pagsukat niyan mga kabulakbol, ang pagsukat nito, yan katulad niyan, medyo buka pa siya. So puputulan natin ng konti. Kailangan paglagay dito, paglagay niya dito mga kabulakbol, kailangan ma-estimate niyo na fit siya sa loob. So anuin natin ng konti. Bawasan natin ng konti mga bulakbol. Yan. Tapos ibin naman natin ng konti. Ganyan lang. Okay. Ayun. So balik na naman natin. Okay. Ayan, pasok na siya mga bulakbol. Pit na pit na siya sa loob. Okay. Tapos, ilagay na natin tong pouls. Angat nyo lang ng konti, tapos ipasok yung pouls. Yan. So, umangat na siya. Yan. Tapos yung isa. Dalawa lang yan mga kabulakbol. Kasi ito, pouls lang to siya eh. Okay. So, ayan.
So kung mapapansin nyo mga bulakbol, yan, tayong tayo na siya. So next mga bulakbol, linisin natin tong kanyang mga bulitas. So wala tayong makuhang bulitas na bago. Hindi ko alam kung anong sizes na itong mga to. So it na ano siya, linisin na lang natin to para ibalik. So yan lang ang ano nito mga bulakbol. Wala akong ganitong sizes na mga bulitas. So halos kadalasan mga ginagawa ko nito, binabalik na lang. So siguraduhin nyo lang na nakaano siya mga bulakbol. May sapin yung ano nyo para hindi ma misplace o mawala yung mga ibang bulitas. So banching ko siya kabilaan. Banching ko dito, banching ko rin dito. So yan, 50. Lagyan na natin ng krudo, linisin para mawala yung ito, paano matanggal yung kanyang mga kalawang. Ano niya, lublob natin sa krudo. Ganun lang yung paglinis mga bulakbol, hanggang mawala na yung mga dumi niya. Sabihin smooth na yung siya. Ayun, so ibabalik na natin mga bulakbol. So ang paglagay, ang diskarte ko mga bulakbol, para maglagay ng maayos ng ano dito grasa, gumamit ako ng rayos. Yan. Okay. So pwede mo na rin tong gamitin mga bulakbol pagkuha ng mga bulitas. So lagyan mo lang ng ano, grasa. Yan, by isa-isa. Thank you.
dito mga Black Ball. So proceed na naman tayo dito sa kanyang ang tawag to prehab, female prehab. Sinadya ko tong ganito mga bulakbol para pang pasok talaga dito to. So dahil kasi stuck up to si mga bulakbol, so kailangan natin padaanan ng kikil para itong mga ano niya dito, mga granahe niya matanggal yung mga kalawang. Kung wala kayong kikil, pwede na yung liha mga bulakbol. Lihaan nyo na lang. Pati dito yung ano, kung wala kayong steel brass na no, liha na lang, liha. Yan. Pwede na lihain. Ayun, wala na yung mga kalawang niya. Yan. Malinis na siya mga kabulakbol. Ganun pag maintain ng prehab. Tinanong ko paano linisin, paano baklasin. Ngayon, lalagay na tayo ng grasa dito. Ganito ang paglagay ko mga Black Ball. Lagay ko sa loob. Doon ako maglagay ng grass sa loob. Yan. Tapos ilagay na natin itong mga bulitas. Dito mas mabilis mga Black Ball, kahit kamay lang. Yan. Ipadulas nyo lang ganyan. Tapos i-plaster. Okay na yun. Ang mahirap lang mga Black Ball dito. Yan, plaster na. Okay. So yan yung kanyang spacer mga Black Ball. Balik na natin.
yan. Testing na natin. Sunod, ito kanyang lock sa loob. Pinahirapan tayo kanina. Eh mga ka-block ball, pagka ganyan na may alog siya, tanggalan natin ng spacer para mawala yung alog niya. Babawas tayo ng spacer mga ka-block ball. Kitin na lang natin mga kabulakol at kuha ng yan, babawas tayo mga kabulakol para tanggal ng alo. Ngayon mga ka-block ball, kung mayroon paling alog nung binawasan nyo, bali tatlo yun eh. So pag mayroon pa rin, babawas ko pa rin ng isa. Ayan, katulad nyan, mayroon pa siya. Dalawa ang tanggalin natin mga ka-block ball. Ayan mga block ball. So tanggalin pa natin tong isa. Bali isa na lang tira natin.
paalog mga kulakul. Hindi katulad kanina. Balik na natin yung bulitas na mga chocolate balls. Okay, wala na yung chocolate na blockful. Yo, natanggal na. Babaguhan lang natin kasi ito lang meron ako. Yung mga maliliit wala eh. Paglinis nito, huwag ka ng tila. Yung tila, siksik mo ganyan, no? Tapos, ganyan yung tila para malinisan yung loob. Kumbaga, ito tila, eh, ganyan mo. Ganyan tila, tapos ganyan yung paikot pa ganyan. Ganyan, lahat yan. Para hindi ma-stack ka ng ano sa loob, mga tulad yan. Tagal nang dinagamit eh. Nag-stack na lang yun. Alright mga kabulakul, gawa na natin yung kanyang prehab. So, hindi na nagre-release. So, ayun o.
gustong matuto, step by step, panoorin nyo lang to ng maayos ang video ito. At masubaybayan nyo hanggang sa paulit-ulit nyo lang panoorin. Kung gusto nyo matuto talagang mag-repair ng nagre-release na prehab o mga spring damage sa prehab. Lalo na sa mga hubs na mga 2012 model to 18. Kasi ang mga prehab ngayon, mga kabulakbol, ang pumapasok, bearing na. Bearing tsaka spring pouls na ang gamit nila, na yung flat spring. So, yung paggagawa din naman ng flat spring, saglit lang din naman yung mga kabulakbol. Abang-abangan nyo rin yun. So, ayun, no? Yun ang kabuuan ng ating vlog ngayon. So, salamat sa inyong panonood at walang sawang suporta. Shout out din sa mga nanonood dito. Ang daming mga nanonood, mga Blackpool, mga fans. At saka kay Kuya na may-ari nito. Taga-ulihan. So, anong masasabi mo, Kuya? So, ayun. Salamat sa inyong panonood at suporta. So, thank you. Hanggang dito na lang at sa susunod na video. Bye-bye!